Hey mga kabansa, The Open Estranjero Channel. Tayo nagbabalik at tayo magbibigay ng mga tip para sa mga emergency na nangyayari sa ating bahay. Kasi nang isang gabi, mayroon tayong ginising tayo kahit 11 o'clock na ng gabi at bibili po daw siya ng piyos. So ngayon, nagbablog tayo parte sa piyos dahil mayroong mga sirkumtansya na hindi natin maiwasan na nangyayari sa atin kahit ating gabi na. Ngayon, kung wala tayong mabilan ng piyos, ang gagawin po natin, tuturo ko sa inyo mga kabansa na halimbawa po ay ito ang piyos, tapos ang loob po nito ay putol na. Tayo kumuha lang po ng hibla ng wire at atin po itatali dyan. Ganito po, tatali po natin dyan, kabilaan. Pupulupot po natin yan. Yan po, nakita nyo, nakapulupot na po yan ang wire sa piyos. Ito po, pang emergency lang po to. Sa gabi, halimbawa wala na kayo mabilan ng piyos o walang reserba kayo na piyos sa bahay, tapos naputok po yun sa gabi. Ganito lang po yung gagawin natin. Kuha tayo ng isang hibla na wire. Mayroon naman siguro tayo mga wire sa bahay. Ipulupot po natin dyan. Kailangan po yung wire nyan manipis lang po para kung ano man ang problema, puputok po siya agad. Tsaka po natin titipan. Ganyan po. Pero pag nagawa kayo nito sa bahay nyo, kailangan palagi kayo gumamit ng long nose po. Long nose ang gagamitin nyo paghugot ng piyos doon sa piyos box. Ito po ay tip lang natin para sa pang emergency lang nagamit po to kapag wala na makuhanan na piyos. Pero hindi po advisable po yan na gagamitin ng matagalan. Ito ay pagsamantala lang po to, para pag kinamagaan, pwede po kayo bumili ng piyos. So, pagsamantala lang po nagamit yan. Ayan po. Yung piyos po natin, mayroon na nakapulupot na wire. So, ang piyos link po niyan sa loob, naputol na, makakabit po uli yan, mabubuo po yan. Pero pagsamantala lang po yan, kasi ito talaga, wala pong ano yan, walang voltahe yung, walang ano yung amperahe yung wire na nilagay natin po dyan. Pero ang kailangan lang po natin gagamitin ng wire dyan, manipis lang para in case of shortage, mapuputol po agad siya. Kung malaki po, hindi mapuputol. Hindi na po piyos yun, jumper na po yun. Magkakaroon na po yun ng ano, ng pagsunog kung hindi maputol yung maliit na wire na yan kapag may short yung circuit po natin. Ayan po, di ito, isang bahagi lang po to na tip natin sa pang emergency lang po tinto ng gamit. Para kapag sa gabi, wala na po kayo mabilan o wala nang bukas na mga tindahan, pwede po ganito gagamitin nyo pagsamantala. Pero pagdating ng kinaumagaan po, papalitan din po ninyo kaagad po ito para kung may mabilan na kayo, mapalitan nyo ng bago para sigurado po yung andar ng kuryente nyo ay kung minsan naglulos po ito, nagpapatay sindi dahil medyo maluwag siya. Pera lang kung ihinangin natin, kabilaan po yan. Pwede naman yung ihinangin natin kung may panghinang tayo.
Pero kung wala, ipulupot lang po at saka tipan lang po nyo sa gitna para pagsaksak ninyo po doon, hindi kayo makukuryente. Kasi ang tape po na yan, ang purpose niyan, nasasapinan niya yung wire na nakapulupot dyan para hindi tayo mag-ground. No, kabansano? E di, ito na, mayroon na tayong tip kung para paano ang emergency na gagawin natin kung fuse type yung bahay natin. Kasi karamihan naman po na ganito, fuse type. Kasi kapag sa breaker, hindi po naman basta-basta nasisira yon. Pag may short yon, kiklik lang po, gagaling na agad yun, babalik na uli ang ilaw natin. Kaya yun ang kainaman ng breaker sa fuse. Ano kabansa, di mayroon na naman tayo isang natutunan na tip para sa bahay natin pang emergency. Okay po. At saka yung kung minsan mayroon din na tayong mga gamit-gamit sa bahay na sa tingin natin ay pwede pa mapakinabangan, huwag po natin itatapon para makatipid na po tayo at saka nakakapag ano pa tayo ng mga gamit, nakapag tabi pa tayo ng mga gamit na magamitin. Kagaya din nung isang araw naubusan tayo ng plug, ngayon ng isang ating parokyano ay naghahanap ng plug na pangsaksak kasi naputol na yung sa kanyang plug, tapos sa punong-puno na putol hindi naman dudugtong. So ang ginawa natin kabansa, nagkuha tayo ng mga putol na mga sa tapon-tapon na mga ano, mga putol-putol na mga wire sa galing sa electric pan po, dahil marami naman tayong mga sira na electric pan, mga ganto. Ganto na lang po tinuro ko sa kanya, inugtong niya doon sa ano, dinala niyang extension kasi pinapapalitan, ito na lang po ginawa ko. Dinugtong ko 'yon. Binalatan ko lang po 'yan, ito galing sa electric pan 'yan. Ganyan. Kung kayo ay maraming electric pan na sira sa bahay, pwede na hindi na nyo itapon yung mga aparato nyo. Kagaya nito, malaking bagay ito, yung isang plug. Ganito lang po yan gagawin nyo, putulin lang nyo. Kagaya nitong ating barina, sira na rin yung dulo nya, yung electric drill po. Iduktungan po natin para nakikita nyo. Balatan lang po natin yan. May balat, doble po ang balat niyan. Kung minsan po, ang loob niyan ay tatlo. Itingnan lang po natin kung alin yung nagmumula sa plug. Ito po kasi, dalawa lang laman. Pero mayroon pong wire na tatlo ang laman. Yan po, babalatan lang din po yan. Wala po rin naman ang problema kahit saan dito po magkabaliktaran, hindi po naman nagkakaproblema po yan dahil dadalawa lang po naman yan lahat. Ito po ay sasira na electric pan galing, pero buo pa rin po yung wire niyan. Ang gagawin po natin, puputulin natin yung sa plug niya. Tapos yung ibang spare part niya ng electric pan, itabi ninyo. Para kung mayroon kayo nasira na ilise, pwede nyo maipapalit. Kung may nasira na switch niya, pwede rin nyo ipalit sa switch niya. Saka malaking bagay po yun kung natabi nyo. Kasi ako, mga kabansa, kung araw, kada may sira, tatapong ko lang yan. Ngayon, nagawa ko ng lagyanan ng mga sirang gamit sa ilalim ng hagdan, yung pinakakabinet.
Doon ko po nilalagay yung lahat ng mga gamit. Ngayon, kung electric pan, syempre malaki po, bulky po yan. Kaya ginagawa ko, kinakalas-kalas ko na po yan. Ngayon, pagdating ng bago magpapasko, yung lahat na sa tingin ko hindi na mapakidamahan sa electric pan, pati timbang ko na po yung mga tanso nun, tsaka mga bakal nun. Pero yung mga sa tingin ko yung magagamit pa, tinatabi ko muna po yan para magamit. Ayan po, nakita nyo, nakarugtong na po yan ng sa barena natin. Sa electric drill, ayan po. Nakarugtong na po yan siyang wire. Kanina, putol po yan, wala yung wire. Testing po natin kung aandar ba to, para malaman natin. Saksakan. Ayan po, umaandar na po siya. Ibig sabihin, buo pa yung wire ng electric pan. Ayan, nakita nyo kabansa, di malaking bagay to. Kapakipakinabang, imbis na bibili ka pa ng plug, ang mahal din ng plug natin ngayon, mayroong 35. Depende sa klase, ito maganda pa po yan dahil walang ano yan, walang di mo na i-assemblein dyan, walang leakage dyan para paghawak mo hindi ka mag-ground. Sa mga binibili natin bagong plug, kailangan pa i-tornilyo yan dyan, tsaka mag-ground pa. Ito wala nang ka-leakage-leakage, mga galing sa sirang electric pan lang po yan. Yan di, nakabuo na po tayo ng isa. Po. Ito meron din ulit tayo kinuha isa kanina, pero yun hindi na natin asimbolin na sinakita na nyo kung paano natin ito ikinabit doon sa drill. Pwede naman din sa extension, halimbawa ay ang extension nyo maiksi, sagarin nyo ng putol yung electric pan, isang metro na po yun halos, o isang dipa na yung wire nyan, cordon nya, para di nakadagdag naman siya ng haba doon sa extension nyo, para kahit malayo aabot po yan. Yan kabansa, yung mga simpleng tip lang natin sa pagsinop ng gamit para tayo naman ay nakakatipid. Lalo na sa hirap ng buhay natin ngayon, kailangan natin magtipid. Pati po nga mga karton, mga buti, atin po yung tinatabi at para ibebenta natin sa junk shop. Dahil naman dami naman namimili dyan, tsaka mga ritasong mga bakal. Pero pagdating ng Pasko, edi may pang notchibi na tayo kung marami na naipon natin sa loob ng isang taon. Ayan na mga kabansa, dahil lang po yun sa electric pan na sira. Tsaka ito ipapakita ko rin sa inyo kung mayroon na problema din dyan na mga bata ang gagawa ng kulungan ng ibon nila. Sabi ko, bumili na lang sila ng welded wire. Ito po, makita nyo, welded wire. Yan. Tapos, sabi ko, tsaka yung sirang electric pan din po. Ayan po, no? Basira na po yung electric pan. Sa isang electric pan, dalawang ganito yun. Pwede po dito, pwede po ito, pag tinanggal mo po ganyan, pag tinanggal po yan, pwede yan na gawing daanan ng ibon. Kaya sabi ko, para wala kayong gastusin, kumuha na lang kayo ng mga ganito. Baka may sira na mga ganito sa bahay nila. Turuan ko sila kung paano gumawa ng kulungan ng ibon. Ayan nakabansa, no? Pinabili ko po sila ng nabili ko ng welded wire po sila, ganito welded wire. Tapos bili na lang kayo ng ganito welded wire. Tip ko sa inyo kung paano magawa ng kulungan ng ibon, kahit ano pwede kulong po dyan basta hindi lang makalusot. Para kako magamit din yung ating ano, ang mga junk na mga materyales. Di pinabili ko sila, sinukat namin yung ganito, ang haba niya para welded wire. Tapos
Tapos bibilugin lang po namin yan. Lagay po muna natin. Binilog ko lang po. Tinuro ko sa kanila kung paano magbilog niyan. Ayan po. Bibilogin lang po siyang ganyan. Ngayon makita nyo po. Ilagyan ko na ng ano ng electric pan sa baba. Ayan po. Tapos tahiin po yan. Paikot ng alam rin na manipis. Ganon din po yung sa gitna, tatahiin din po yan. Tapos, saka i-ganon po yan ng electric pan. Ayan po, no? Lumawa po tayo, kumuha po tayo ng mga alambre. May nabibili po mga wire na maliliit sa mga hardware din. Tapos, itali natin yan po isa-isa dyan. Para hindi na makaano, hindi na makawala yung ating kinukulong. Ganyan lang po ang paggawa ng simpleng kulungan ng simpleng kulungan lang po ng screen yan. Mga lumang gamit lang po yan, pero napakarami pang hindi nakakaalam kung paano gumawa ng ganyan. Yan po, hindi na natin inigpitan dahil ito yung sample lang po natin yan. Ayan kapansya, di naging kulungan na yan. Ikita nyo kung paano nang itsura yan. Naging kulungan na po siya. Yan. Kaya ito hindi nakaoblong dito dahil ilalagay natin dito. Pwede rin pabaliktad. Pwede din ito ilagyan ng pintuan para daanan ng mga ibon pag naglagay tayo. Ayan po. Ganyan lang kasimple yung mga basura nating electric pan. Pwede natin pala siya magawa na kulungan. Ayan po. Tatalian na lang natin yan dito. Both side. Tapos i-hanger ko saan natin gusto ilagay. Ano, o kaya ipatong. Anyway, kabansa, may natutunan naman tayo na isang DIY na gagamitan para tayo'y nakakatipid ng budget para sa ating ginagawang mga gamit sa bahay at saka pakipapinabang. Ayan na kabansa, tandaan nyo, kapag gumawa kayo ng kulungan ng ibon, electric pan lang po yan. Pero wala po ilisi yan, mga takip ng electric pan lang po yan. Ayan, puro takip ng electric pan lang po yan. Naging kulungan na siya, parang magic. Kaya natutuwa yung mga bata nung nakita nila, sato, sige gumawa. Gumawa kayo ng takip ng electric pan, igagawa ko kayo ng kulungan. Nakakatipid na, hindi pa sila nahirapan. Maganda pa tingnan sa... Ayan po, tingnan nyo. Ayan. E, may kulungan na sila galing sa diskarte ni Lupin, Strong Hero, kung paano gumawa ng kulungan. Yan lang kabansa at paki-share, subscribe na lang po ang ating channel. Para tuloy-tuloy po nating maititip kung ano pang mga kailangan nating bagay-bagay at saka mga nalalaman natin para maituturo ko sa inyo sa pang-araw-araw na mga gamit sa bahay, mga kung anong magagawin kung tayo'y pang-emergency na wala tayong mga kagamitan, kung anong pwede natin i-alternate doon na gagamitin para hindi na tayong mahirapan pang bumili at gumastos para mabuo natin yung mga ating pangailangan at saka mga project sa bahay. Yun lang mga kabansa at maraming salamat sa inyong panonood at pakishare at subscribe na lang po ng ating channel, Lupin Estangnero. God bless and stay safe. Thank you!